Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating collective love reading. Collective to, wala tayong specific zodiac sign. Ang importante ay yung reading, kung makarelate ka, makaresonate ka, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. Pero kung hindi, okay lang yon. May mga next time pa naman tayo. Maybe next time, makuha ko naman ang energy mo. Kung gusto mo, pwede ka magpa-personal reading dito kay ma'am, kay madam. Jing Tarot Reader. Search mo na lang sa Facebook, Jing Tarot Reader. Siya po ay ang aking friend, okay, na pwedeng magbigay ng personal rating sa'yo. Okay, so let's start. Andiyan na lang sa description box ang details ha, para dyan. So hopefully, mag-iwan ka ng likes and comments. Na-appreciate ko yon. Maraming salamat po. Start na natin ang reading. Okay, main energy is the pathway. Message. Okay, may taong malayo sa iyo na nakikita natin. Possible na magpadala or magliha, mag-message, magpakita, mag-chat. Okay, so this is a person with a pathway na maaaring siya 'yung nagpapasaya sa iyo eh. Kaya lang pwedeng magbigay ng message itong taong 'to ng medyo hindi magandang balita para sa kanya with the despair. Maybe this person is already thinking about you. Iniisip ka na niya ngayon, paano niya sasabihin ito. Pero, feeling niya kasi you're busy, na marami kang ginagawa, marami kang pinagkakaabalahan, but then magkakaroon siya ng enough courage or lakas ng loob para gawin or para mag-message siya yun. Ito nga, ng message na may kinalaman mga problema niya actually, mas more like problema niya. Anyway, sino ba 'tong person na kakonect mo pagdating sa love? The standardized. Yeah, this could be your person. May pagkakalayo sa inyo nitong person na ito. You could be married to this person. May marriage na dito na involve. Or, you could be married or in a relationship dito sa person na ito with the courthouse and family room. So, may pagkakakilanlan na ng kanya-kanya mga pamilya na maybe may legal ka sa side niya, legal siya sa side mo. And, at the same time, maganda yung connection nyo, yung relasyon nyo kasi you could be best friends also. At the same time, pwedeng open, ganun ka-open itong taong ito sa'yo. So, pwedeng sabihin niya sa'yo regarding doon sa mga problema niya. With the coffin, pwedeng ito'y kawala ng trabaho. Pwedeng, it's a big problem na nagpapalungkot ngayon sa person mo, especially with the poverty. Okay, hindi magandang balita regarding sa trabaho or career niya. Anyway, ano ang nasa isip mo dito sa person na ito? Spirit guides, angel guides for our collectives. Ano nasa isip mo regarding sa person ito in our for our collectives? The Ace of Wands, the Ace of Swords. Actually, you're thinking about new beginning. You're thinking about your new beginning. And maaaring nakikita mo itong person nito as your twin flame, as your soulmate, someone na kapareho mo. Medyo magkaiba lang kayo ng way ng pag-iisip, pero maraming pagkakapareho sa inyo. And then, I feel like for some of you, kung magkarelasyon na kayo nitong person na ito, maybe, actually, ikaw yung nagiging utak niya eh. And maybe siya yung nagiging actions or mas may kakayanan na gawin kung ano yung mga nasa isip mo. And I'm feeling like hindi ka nawawala ng pag-asa pagdating sa kanya with the Two of Pentacles. Kumbaga kaya pa rin niyang iahon or iangat ang buhay niya regarding dito sa pagsubok with the Fool na kinahaharap niya. And with the Three of Cups, maybe, sorry about the noise guys ha. Medyo maingay sa background ko. May mga dumadaan na tricycle. But anyway, this person maaaring gusto mo makipag-reconcile or makipag-union sa kanya. So, kung may pagkakalayo kayo, gusto mo na pagkikita. So, ano nasa isip ng person na ito towards you? Spirit guides, angel guides for our collectives. Ano nasa isip mo regarding sa person mo? Ay, sorry. Ano nasa isip niya regarding sa'yo? Take only what resonates, ha?
ano nasa isip ng person na ito patungkol sa'yo. Okay. Ang nasa isip ng person na ito, this person is currently moving on. Maaaring meron siya mga bagay na pinapriority ngayon. Nagmo-move on siya regarding dito sa something na nag-end sa buhay niya. The Knight of Swords, maaaring medyo umiiwas itong person na ito kasi nga, kinikip niya yung sarili. This person is keeping his or herself busy. Okay, mas nagfo-focus siya ngayon medyo sa money. Dahil, I don't know, maybe medyo may mga pinagdadaanan siya ngayon na gusto niya sarilihin muna. Okay? Ano ang emotions mo towards this person? Especially kung ito ay my twin flame or soulmate connection. Medyo nagmo-move on siya ngayon. Dahil medyo maaaring medyo naging mahirap yung way pabalik or papunta sa'yo. May nagpapabigat sa person na ito. Anong emotion mo para sa person mo? Emotion mo with the Knight of Cups, you do love this person. And with the Knight of Wands, gusto mo siya, mahal mo siya. But for now, you're thinking about your future with the Eight of Cups. Lalo na kung mahilig kang tumulong or ang nasa isip mo is pagtulong. So you're thinking about this. With the Three of Swords, maybe for some of you, pwedeng you're dealing with another person, another people in your life. Pwedeng yung isa is the Knight of Wands and yung isa is the Knight of Cups. So both of that, mahal mo or gusto mo. But then, ang focus mo sa muna sa ngayon is yung mga taong matutulungan mo pa. So you don't care about love for now. Ano emotions ng person na ito para sa'yo? Ayun ako, sumasali ka ba sa mga charity or may ambag ka pagkaroon nagkaroon ng problema or what, nagkaroon ng mga sakuna, pwedeng isa ka sa gustong magbigay ng tulong or maybe gusto mo rin magkaroon ng sa charity or what, something to do sa pagtulong sa kapwa. Anyway, anong emotion ng person na ito towards you? This person, mahalaga ka para sa kanya. Binigyan kanya ng gamit, 'di ba? It's something with the value here. Hindi 'yon nagbibigay ng ganun sa iyo kung hindi kanya mahal, kung hindi kanya gusto. Maybe dumating din sa point yan na nasiraan siya ng bait. Hindi ko naman sinabing nasiraan na value ano, pero maaring naging peke siya sa ibang tao. Pinapakita niya masaya siya pero deep inside maaaring nakaramdam din ng kalungkutan itong person na ito pagdating sa iyo. Kung may relationship kayo nitong person na ito, this person wants to help you. Pero sa ngayon maaaring wala siyang maitulong sa iyo kasi nga may mga problema siya ngayon na kinakaharap dito with the Seven of Wands. So take only what resonates. What will happen in the near future para sa inyong dalawa? The King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. The Eight of Swords, and then medyo magiging mas busy ka lang with the Moon and the Justice card regarding work, regarding career, mas magiging busy ka. I feel like hindi mo masyadong hindi ka masyadong magiging mas open dito sa person na ito. In the near future, mas nakikita natin ang focus mo sa sarili mo. You're building your own empire with the Emperor. So, wala tayong masyadong communication na nakikita galing sa'yo kasi nga, mas magiging busy ka, mas magiging hectic ang schedule mo. And for your person, we do have here the Five of Cups. Guess what? Dahil dun sa ganong klaseng pangyayari sa'yo na mas magiging busy ka sa career mo, mas nagdudulot ito naman ang lungkot sa person mo with the Five of Cups. Kasi feeling niya ay nakalimutan mo na siya or hindi mo na love itong person ito. So kung magkaroon relasyon kayo, I feel like nandun yung pagkwe-question niya sa pagmamahal mo. Kung mahal mo pa ba ako? Maybe busy ka lang masyado, but with the Magician, maaaring itong person na ito ay mag-isip ng hindi maganda dahil doon. Na maaaring, ay wala na siyang time sa akin, ganon. May iba na siguro, or may iba ng pinagkakaabalahan, ganon. May sa part of your person is may pagseselos. And we do have here the Empress, especially mas gumaganda, mas pumupogi ka dito, mas inaalagaan mo yung sarili mo, mas nakikita natin yung pag-bloom mo, blooming energy, gumaganda inside and out. Well, dati ka naman na talagang maganda inside dahil nga mahilig ka sa mga charity works or what. Pero na ipapalabas mo rin on the outside. Mas lalo ka nagbo-blooming, gumaganda in the near future na ikababahala ng husto nitong person na ito. Kasi bakit niya ginagawa yun? Bakit siya gumaganda? Bakit siya pumupogi?
baka may pinagpapagandahan. Yan, medyo nag-overthink yung person mo. And at the same time, medyo kasi nalilimitahan yung pag-message mo sa taong ito. Well, on the other hand, yung person mo, a lot of sadness dahil nga sa mga bagay na yun, na which is, nami-miss ka niya, but I don't know why your person is, hindi niya na lang hingiin, no? Kung ako yung nami-miss mo, bakit dapat ikaw ay mag-message? Walang ganun, eh. Naghihintay lang siya sa actions mo. Well, thank you for watching. Sana nakarelate ka, nakaresonate ka. Hopefully, ay mag-subscribe ka sa ating channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe. Kung nakasubscribe ka na, maraming salamat sa panonood. At patuloy na pagsuporta. Sana mag-iwan kayo ng like and comment. I love you all and bye-bye.